morning! Welcome back to the channel. Thank you guys for sticking with me. It's the end of the year, December 31st, and happy happy new year sa Pilipinas. It's already 8:45, so 12:45 na sa Manila ngayon. So, kumusta kayo? Long time no see sa mga ating kamoto vloggers. I guess pagkatapos nung ride namin sa California, parang alam mo yun, nasulit ko na yung pagra-ride, kaya hindi na ako masyado nag-ride from that point until makauwi kami sa Pilipinas o nag-vacation kami. I was in Manila from December 6. Well, technically, umalis kami ng December 4 until December 27. Now, it's already December 31st. I've been back to work. This is the third day na nag-work ako since Manila. So yeah, that's the update. I was hoping na makaka-ride tayo sa Manila with Tito Will. Kaso hindi pinagpalad yung ating mga schedule. And isa pa, wala rin akong dalang gear. It was nice, we visited Ducati Manila. Kasi ang daddy at saka si Toti, the CEO or the owner of Ducati, was friends long time ago. Even before he owned Ducati, nung kumakarera pa siya before. And Toti even offered to lend me a bike, kasi nabalitaan nga niya na nagmo-motovlog tayo. So sabi niya, for content purposes, you know, you can use a bike habang nandito ka. So that was very 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 nice of Sir Toti. Pero hindi ko lang nagawa, or hindi ko na kinuha yung opportunity, kasi wala rin talagang time. During that day, we were actually going to Tagaytay. So yeah, as I was saying, the whole idea of us na bumalik sa Manila was to actually really celebrate Christmas. It's been 24 years for me personally, well, kami dalawa ng daddy rin, na huli kami nag-celebrate ng Christmas sa Pilipinas. We were able to spend Christmas Day, Christmas Eve sa Marikina, sa aming hometown. Talaga kasi yung spirit ng Christmas sa Pilipinas, you know? I was really happy to. Back in 2019, when we went home, hindi kasama yung wife ko. She was my girlfriend then, actually. Kami lang ang umuwi, hindi kami magkasama. It was for a family thing. So yung family, nakapag-coron kami. And I told my girlfriend, which is my wife now, sabi ko sa kanya na, one day, I'll take you to Coron. I'll take you here because nagustuhan ko siya talaga. Now, fast forward, 2022, on our one-year anniversary, dinala kami ng family ko sa El Nido. You know, so my wife was with me. Nakapag-El Nido kami. And I had super high expectations kasi may mga taong nagsasabi mas maganda ang El Nido. Yung iba naman sinasabi mas maganda ang Coron. Pero Coron, actually, you know, like put the level really high. So, you know, excited din ako sa El Nido. El Nido was fine, you know, I liked it. May similarity sila, but also they have big differences, you know. For me personally, I like Coron better. And yun nga yung sinasabi ko sa asawa ko na, no, I like Coron better, blah blah blah. And so yeah, you know, this year finally nung umuwi kami, naisingit ko yung bakasyon sa Coron and nadala ko siya. But you know what? It feels good to be back. Parang swabing-swabing lang talaga yung bakasyon natin nung earlier this month or this month. Kasi before that, lumagpas na isang taon na talagang puro trabaho lang eh, walang bakasyon. Kaya parang towards the end of that, bago mag-start yung vacation namin earlier this month, burnout na talaga kami sa work. So it was a good reset. By the time makabalik ako this week, by the time makabalik ako earlier this week kami, noong December 27 nga, ready na rin ako mag-work. You know, I felt like I'm ready to be back, ready to go hustle and grind again, you know. So it was good, you know. I'm glad we were able to really go back and do our vacation. Tapos, you know, magkakasama yung buong family. Nakasama din namin yung mga family ng asawa ko sa Pampanga. So, it was good. Oh, yeah, by the way, we even went up to
Mount Pinatubo. I don't know if you guys saw that vlog, pero whew, that was crazy. Ibang klaseng ano yun, ibang klaseng experience yun. So para makita ko yung bunganga ng Pinatubo, it was unreal, you know, parang ibang klase siya talagang. I don't know, it's just, it's good, you know, it's good. But it's an experience that I would never do again. Grabe yung hiking na yun. Hiking namin from the, you know, from the 4x4 kung saan sila nagpark. Tapos yung i-hike namin hanggang doon sa Mount ng Volcano. It literally took more than 2 hours. Tsaka pag ganun-ganun siya, maraming river crossing. So now that we are back in Vegas, just looking forward for 2024. Hopefully it will be as good, you know, or better than 2023 for us, for my family, for my friends, and to my coworkers. Sana mas successful yung 2024. And to you, to my viewers as well, yung mga sumusubaybay sa channel natin, na naway sana ang ating 2024 ay mas maganda compared to nakaraang taon, you know. That's the only thing I can wish for. And sana lahat tayo ay good health. All right, it's working. 9:11. I got 4 minutes to clock in. Okay lang, malate. Nakapag-bike naman ako. Naisama ko pa kayo. Nakapag-vlog pa. Oo ha? Alright guys, so park muna natin yung motor. Alright. Bakto lang yung clock-in natin, 9:15 nandito tayo. Actually really felt good na makapag-motor uli. Medyo pangit lang yung parking namin, parang labo-labo, pero ayos lang yan. It's December 31st, it's the last day of the year. Yung go-kart tumatakbo na. What up, OGs? Sige, mag-BBS pa tayo. At siguro nagme-meeting na sila. Late tayo sa meeting, so we'll just continue the vlog later. See you guys in a bit. That's it! End of the year! Work! Natapos din, grabing busy namin. But we made it. Ngayon, uuwi na kami. Pero kailangan ko ng gasolina. 0 miles! Ha! I must have done 500 laps total. Or at least really, really, really close to it. Grabe. Talaga namang welcome back. Like I said, there's a lot of things to be thankful and be blessed for, so I can't complain. Gasolina. Ha! Gawa na siya, dudes. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Let's go, guys. So yeah, like I said, it's been pretty hectic sa work. Busy kami lahat. You know, hindi na ako masyado nakapag-vlog kasi, like I said, talagang non-stop. Halos walang break, talagang tuloy-tuloy ka lang trabaho. Pero nakakuha naman ng mga footage yung iba kong co-workers, so sinend nila sa akin. I-share ko na lang sa inyo. You know, one time this morning, nagbibigay ako ng drifting ride-along. Si Mark, nakasunod sa akin, nag-high-speed ride-along siya. So, nakunan niya ako sa kanyang Ray-Ban sunglasses. So, I'm sharing you this, you know, itong video na to para mapanood niyo yung clip habang sinusundan niya ako. I didn't even realize it was him. Nakita ko na lang, may message ako, may sinend siya sa akin video. Tapos, yung last ride din natin, nakuna naman ni Hunter. So yeah,
Lagos Periputo. That's the last ride of the year. Bukas will do the first ride of the year. 2024 is here. What's in store for us? Ano kayang highlights? Ano kayang mga maganda mangyari? But whatever it is, we are ready for you. Bring it on. But anyway, like I said, 2023 overall has been great. Pero it's not, you know, 100% great, you know. Syempre may mga sama ding nangyari, you know, sa family namin, sa family ng mga kaibigan. We've lost some loved ones. And a tough year as well for most of us. But we are still here, you know. We still have so many things to be thankful and be blessed for sa nangyari for 2023. And as far as the channel goes, I'm hoping that, you know, this year has been really great for it. I think we've made it to like 426 subscribers. Maraming salamat sa inyo sa pagsuporta at sa pag-subscribe. Sana magkaroon tayo ng time na makausap naman kayo sa comment box, comment section. And hopefully we can do much better for next year. Sana may mga matutunan pa akong bagong tricks sa editing, bagong idea sa pag-film, or you know, yung vlogs natin sana mag-improve para mas ma-enjoy nyo yung ginagawa natin. This will be the last vlog of the year 2023. Hopefully I can put this together para ma-upload na natin bukas. Alright, Mr. Sarap, see you later. Wala ko, magkakape muna tayo eh. Napansin niyo na ba yung motor ni Makmak? Hindi ko ata nasabi sa inyo yung ginawa niya sa motor niya eh. Tiready na naman niya yan eh. Bago na naman niya multi. Wala yan sa lineup. One of one yan, boy. Home sweet home. Home safe. Si AirPods. Made it home. So just for, I guess, to end the vlog, I just wanna say again personally thank you guys for supporting the channel. And you know, this is the first year that I've tried doing the vlog, and so far I think na-exceed ko naman yung target ko na parang 24 videos for the whole year. And I think we did more than that, I think. So far it's been a learning experience. End of the year last year and beginning of the year, nag-start nga tayo mag-vlog. Marami ako natutunan and I enjoyed the whole process. Tapos yun nga, I went back to riding. So marami na tayo nagawa. So yeah, I just wanna say thank you for the support, and especially for, you know, sticking with the vlog and with this channel and making sure na, you know, pinapanood nyo, yung mga likes nyo. And yeah, I couldn't ask for more. It has been a good year. Hopefully next year is gonna be a much better year than this. So yeah, see you all sa bagong taon. Again, maraming salamat sa lahat. Thank you everyone. And as I always said on most of my vlogs, God bless and be a blessing to one another. Happy New Year.